Nuclear submarine ng Estados Unidos ipinadala sa Middle East para magbigay ng seryosong mensahe sa mga gustong sumausaw sa digmaan ng Israel at Hamas. Mga outpost naman ng Hamas sa Gaza, tuluyan ng naagaw ng Israel Defense Forces. Ayon naman sa Islamic Resistance Movement, hinding-hindi sila susuko sa laban na ito dahil gusto raw nilang magkaroon ng sariling bansa kung saan ang Jerusalem ang siyang magiging kabisera. Halina't talakayin natin ang mga bagong updates sa bakbakan ng Israel at Hamas sa video episode na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Makalipas ang 4 na linggo simula nang sumiklab ang October 7 attack sa Israel, lumobo na sa higit 10,000 na mga Palestinians ang nasasawi sa Gaza ayon sa Ministry of Health. Kabilang dito ang 4,104 na inosenteng mga kabataan at ang libu-libong kababaihan na nadamay lamang sa karahasan na ito. Dahil sa paglobo ng mga sibilyan na nadadamay sa bakbakan, tumataas ngayon ang international pressure at panawagan sa Israel na pansamantalang itigil muna ang pambobomba at maging ang isinasagawa nitong ground assault upang tugisin ang mga miyembro ng militanteng grupo ng Hamas. Ito na nga ang itinuturing bilang deadliest rounds of violence sa pagitan ng Israel at ng Palestina sa nakalipas na 75 years. Sa mga susunod na araw at mga linggo ng tuloy-tuloy na kaguluhan, pinapangambahang mas dadami pa ang madadamay sa karahasan na ito dahil na rin sa pangako ng Israel na tuluyan ang uubusin ang lahat ng miyembro ng militanteng grupo. And the unfolding catastrophe makes the need for a humanitarian ceasefire more urgent with every passing hour. Sa kabila ng tuloy-tuloy na panawagan sa tigil-putukan mula sa United Nations at iba pang international communities dahil nga sa paglobo ng mga casualties na ang majority ay mga sibilyan at upang magbigay na rin ng humanitarian aid sa mga apektado ng kaguluhang ito, tila bingi naman ang Israel sa lahat ng mga panawagan na ito dahil hindi pa rin ito tumitigil sa madugong pag-atake sa Gaza Strip. Sa nakalipas nga na 24 oras, nagsagawa ng 450 targeted airstrikes ang IDF sa teritoryo na ito. Ito ay bilang tugon na rin sa patuloy na pagpapalawak ng kanilang isinasagawang ground operations. Kabilang sa mga targets na ito ang mga military compounds, observation post, anti-aircraft position at iba pang mga Hamas infrastructure. Ayon sa IDF, napatay ng isang fighter jet airstrike ang isa pang Hamas commander na si Jamal Musa. Siya ang sinasabing responsable sa special security ng Hamas forces. Sa tuloy-tuloy nga na operasyon na ito, marami rin sa mga Hamas fighters ang diumanoy itinumba ng Israel military. Naagaw rin ng IDF mula sa Hamas ang ilang mga outpost, observation post, training facilities ng mga Hamas operatives at mga tunnels sa loob ng Gaza Territory. Samantala, sa isang statement naman ni Hamas spokesperson Osama Hamdan, nagbigay ito ng babala sa lahat ng kumakalaban sa Hamas ukol sa mga hindi magandang ginagawa ng mga ito sa Palestinian people dahil gaganti raw sila ng higit pa. Binigyang diin din ni Hamdan na mayroong diumanong dirty plans ang Amerika laban sa kanila pero hindi raw mananahimik ang Hamas lalo na sa ginagawa nitong pagkampi at pagsuporta sa mga occupiers na ang tinutukoy ay ang Israel. Dagdag pa ni Hamdan, nais daw ng Palestinians na magkaroon ng independent country ang Palestine at ang Jerusalem ang magiging kabisera nito. Tinawag din niyang nabubuang o nasisiraan ng ulo ang mga nag-iisip na kayang wasakin ng kahit sino ang puwersa ng Hamas. Kumpiyansa raw ang Hamas na sa kanila pa rin ang huling halakhak. Sa isinagawang press conference ni Hamdan, pinabulaan na nito ang bintang ng Israel Defense Forces na ginagamit daw nila ang mga underground tunnels sa ilalim ng Sheikh Hamad Hospital
upang mag-ipon ng mga armas at makinarya at iba pa mga supplies at binantaan din ito ang IDF na libu-libong Hamas fighters ang gumagalaw na sa loob ng Gaza nang hindi nito nakikita. Nananawagan din si Hamdan sa United Nations na tingnang mabuti ang mga sitwasyon sa mga Gaza hospitals para makita nila na wala naman daw Hamas presence dito. At ito raw ang di umano'y magiging ebidensya sa mga war crimes na ginagawa ng Israel sa pag-atake nito sa mga sibilyan, lalong-lalo na sa mga medical facilities sa Gaza Strip. Dito ay ipinakita rin niya ang isang larawan kung saan nakasaad ang mga katagang Gaza Holocaust at sinasabing sinasadya raw targeting ng Israel ang mga sibilyan at wasakin ang higit sa 250,000 na mga tahanan ng mga Palestinians. May ipinakita rin ito ng mga graphic videos kung saan kiniklaim nito na ito raw ang resulta ng mga Israeli attacks. Bukod dito, nililin lang din daw ng Israel ang mga sibilyan sa pagpapakalat ng mga flyers na nag-uutos na mag-evacuate ang mga ito para mapalabas daw ito sa kanilang mga bahay at magiging easy target para sa IDF. Samantala, isang seryosong mensahe naman ang gustong iparating ng Estados Unidos sa mga gustong makisawsaw daw sa Israel-Hamas conflict. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang guided nuclear missile submarine sa Middle East. Ito ay isang bibihira pero seryosong hakbang ng Amerika upang ipakitang handa sila sa mga banta mula sa Iranian proxies na posibleng sumali sa digmaan. Noong November 5, 2023, ayon sa post ng US Central Command sa X account nito, ay dumating na ang Ohio-class submarine sa Middle East. Ang uri ng nuclear-powered submarine na ito ay may kakayahang magdala ng up to 24 Trident II D5 nuclear missiles at mga advanced ballistics or Tomahawk cruise missiles. Hindi karaniwang galaw ng Amerika ang pagpapakita ng ganito mga strategic military assets. Sa katunayan ay nag-ooperate ang mga submarines ng Amerika sa buong mundo with complete secrecy. Gayunpaman, nakikita ng mga eksperto na ang ginagawang ito ng US ay para magbigay ng malinaw na mensahe sa Iran at sa mga proxies nito na huwag na itong makikialam sa gulo ng Israel at ng Hamas. Matatandaang kamakailan nga ay nagkaroon na rin ng mga pag-atake mula sa mga Iranian proxy mula sa mga bansang Lebanon, Syria, Yemen at Iraq. At may matinding banta rin ang mga ito sa posibleng paglawak ng digmaan sa iba pang mga bansa sa Middle East. Bukod dito, marami na rin pag-atake sa mga assets ng US sa Iraq at Syria. Kaya naman gustong ipakita ng Amerika na hindi sila nakikipagbiruan sa mga grupong ito na sinusuportahan ng Iran. Ang nuclear submarine na ito ay ang latest military support na ipinadala ng Amerika sa Middle East para tulungan ng Israel. Matatandaang ipinadala rin ang dalawang carrier strike groups na USS Dwight D. Eisenhower at USS Gerald Ford at ang 2,000 highly trained US Marines para siguruhing makukontain ang kaguluhan sa teritoryo ng Gaza Strip at Israel. Para sa inyo mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Special shoutout na rin at happy viewing kay Boss Edwin Moncada na kabatchmate natin sa Sisters of Mary School. At sa libu-libo nating mga subscribers at hindi subscribers na nanonood sa ating mga video. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.